Fatima, come to my office. Bumuntong hininga si Fatima at agad na tumayo para pumunta sa opisina ng kanyang boss in charge. Kaagad na naglakad si Fatima at mabilis na sumunod sa kanyang boss na naglalakad. Nang makarating sa opisina, ay agad na pumasok siya at walang gana na umupo sa kanyang sofa. Hindi man lang binati o nagbigay galang sa kanyang amo. Bakit mo ako pinatawag? Tanong ni Fatima. Here. Nilapag ni Foster ang envelope. The upper gave me that and told me to pass it to you. Nagtaas ng kilay si Fatima. Another mission, sir? Yes. Seryoso ang sabi ni Foster. Big mission equals big money. Mabilis na tinignan ni Fatima ang envelope at una niyang nakita ang pangalan ng kanyang misyon. Nangunot ang kanyang noo at mabilis na pinasa ang impormasyon tungkol sa kanyang misyon. Maximo Sandejas is not easy to access. Matalino ang taong yan at hindi basta-basta naiisahan ng mga kalaban. At kumbaga sa chess, siya ang importanteng pyesa na kailangan protektahan. Paliwanag ni Foster. Anong gagawin ko sa taong to? Gustong patayin pero naka-code green? Nagkibit-balikat si Foster. Hindi ko rin alam. Pero yan ang inutos sa akin at sinabing ibigay sa'yo. Isa pa, nakahanda na rin ang biodata mo para mag-apply bilang personal driver niya. Personal driver? Nagtatakang tanong ni Fatima. Yes, he's finding personal driver at kailangan mo makuha ang slot para dun at magpanggap na inosente at mabait ka. Ngumiti si Foster dahil alam niyang mahihirapan si Fatima na gawin ang bagay na yon. Isa pa, pagkakataon yun para mas mapabilis ang magiging misyon mo. Tumangutang mo si Fatima at mabilis na umalis sa opisina. Ang buhay ni Fatima ay nahahati sa panganib at pagsusurvive at kailangan niyang mamili sa dalawang yon. At yun ang magiging kapalaran niya. Kumbaga sa chess, kailangan niyang matira at tapusin ang kalaban na magtatangka sa buhay na meron siya. Ngunit para rin siyang isang shadow na kailangan magtago at lumabas kapag nagkaalaman na. Nakapagtataka na kailangan patayin si Maximus ngunit code green. Hindi pwedeng galawin ang mga target na nasa code green unless pinayagan ang code white o ang upper bosses. Bagong misyon? Tanong ni Claudette. Yes, aalis din ako mamaya para simulan ang misyon na binigay sa akin. Kalmadong sagot ni Fatima. Mukhang madali lang dahil businessman lang naman to. Tumangutang si Claudette. Ngunit mag-ingat ka sa taong to ah. Pakiramdam ko hindi madaling patumbahin ang lalaking to. Tignan natin. Nakangising saad ni Fatima. Sa araw na yun, ay naghanda si Fatima ng kanyang mga kailangan para sa papasukin niyang trabaho. Kailangan niya makita at malaman kung bakit malaking misyon si Maximus at bakit code green. Huminga ng malalim si Fatima at bumaba sa kanyang kotse at agad na tumingala sa mataas na building na nasa labas. Maangas na naglakad si Fatima at lahat ng tao sa lobby ay nakatingin sa kanya. Saan dito ang hiring ng personal driver? Sa third floor po. Halata ang pagkadisgusto ng taong kumausap sa kanya. Good luck! Ngumiti si Fatima at agad na naglakad papuntang elevator. Abala ang mga tao at napatangutang si Fatima nang makitang organized at maayos ang loob ng building. Nang makarating sa tamang floor, ay agad lumabas si Fatima at nakisiksik sa mga tao para makita si Maximus na nakaupo at nakatitig sa mga aplikante. Sandaling nagtama ang mata nilang dalawa sa gitna ng maraming tao, kaya naman nangunot ang noon ni Fatima sa labis na pagtataka nang magtama agad ang kanilang paningin. Umalma kayong lahat! Natatawang saad ni Zack. Iisa-isahin namin kayong lahat hanggang sa may makita kaming fit sa role na gusto ng aming boss. Miss, mali ka ata na napuntahan. Sabi ng lalaki na katabi ni Fatima. Napatingin siya doon. Bakit? Puro lalaki kasi nandito. At personal driver ang hinahanap at hindi sekretary. Saad pa nito. Napatingin naman sa paligid si Fatima at nakitang puro lalaki nga ang nasa tabi niya.
Tiningnan niya si Maximus na may binulong kay Zack bago ito tumangutang una para bang may magandang sinabi si Maximus. Kaya ko naman mag-drive, tsaka ayaw mo nun. Babae ang nagsisilbi sa owner ng kumpanya na to. Isa pa, batak na ako sa car racing nun. Just so you know. Halatang pinaparinig ni Fatima ang kanyang boses kay Maximus. Tumawa pa ng malakas si Fatima at nararamdaman niya ang tingin ni Maximus. Huminga ng malalim si Fatima at agad naglakad sa unahan at tiningnan ang binata na nakakunot ang noo. Sir, bakit niyo subukan ang babaeng driver? Mayabang ang tono ni Fatima. At sino ka naman? Tanong ni Zack. Maraming nakapila at hindi lang ikaw nasa posisyon na gustong. Zack. Tumayo si Maximus at tiningnan si Fatima na diretso ang tayo. You're in car racing, right? Kayang patakbuhin ang kotse anuman oras at bilis? Interesting. Gumisi si Fatima. Hindi lang yun ang kaya kong gawin, sir. Lumapit si Fatima at huminto lang nang makita ang distansya nilang dalawa. Kaya ko rin malaman kung delikado ba o may sumusunod sa kotse nyo. Bakit di mo ako subukan? Gumisi si Maximus at lumapit. Hindi man lang natinag si Fatima. Fine. Come to my office tomorrow. You're hired. Natigilan naman si Fatima at nagtatakang napatingin kay Maximus na naglalakad at ang mga tao nagsisipag-alisa na. Napakurap siya at natawa dahil ganun lang kabilis. Pumayag agad ito na maging driver siya. Napakadali naman palang mauto. Unang trabaho ni Fatima at wala man lang siyang ginawa kundi ihatid si Maximus sa mga meeting nito sa iba't ibang lugar. At may mga pagkakataon naman na hindi sila magkasundo dahil sa kayabangan na meron si Fatima. Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ng dalaga. I have meeting outside, pero mabilis lang naman yun. Nakakapagtaka, pagod na pagod ka agad. Ha? Sinong pagod? Walang pagod sa taong gustong kumita ng pera, sir. Nagtaas ng kilay si Maximus. Kaya ba desperada ka maging personal driver ko? Ngumisi si Fatima. Gusto kong maging personal driver mo dahil wala lang. Eh? Gulat na tanong ni Maximus. Kakaiba talaga ang pakiramdam niya kay Fatima. Ngunit gusto niyang tingnan kung hanggang saan ang kaya nito. Kung malaki ang pangangailangan mo, bakit nakita kong bumaba ka sa mamahaling kotse? Sir, may mga kotse na pinipeke lang para masabing mamahalin. Hindi sumagot si Maximus at tiningnan lang si Fatima bago nila naisip pumasok sa loob. Alam ni Fatima na matalino si Maximus, kaya mas lalo niyang ginalingan ang pagpapanggap sa harapan nito para hindi siya mahuli. At para rin hindi masira ang plano niya na naisip simula kahapon. Ang driver ay nasa labas ng dapat, di ba? Tanong ni Fatima habang pinagmamasdan na opisina ni Maximus. Ayaw mo ba ng special treatment? Nagtaas ng kilay ang binata. Aircon gusto ko. Pero ang special treatment ayaw ko. Nga pala, pwede magtanong? Sure. Ngumiti si Fatima at umupo sa sofa. Ikaw lang ba nagmamanage nito? Para kasing tago ka at kuminsan lang lumabas. Hindi nagsalita si Maximus at nanatiling nakatitig sa kanya mga papel. Hindi man nahahalata ngunit minabasa niya ang galaw at pananalita ni Fatima dahil nakakapagtaka ang pagiging desperada nito na maging personal driver niya. Ay, sorry, maraming tanong. Lalabas muna ako at kailangan ko ata ng kape. Hindi pa rin nagsalita si Maximus. Kaya naman agad na lumabas si Fatima at mabilis na naglakad papunta sa pantry. Kumuha siya ng baso at agad na gumawa ng kape tsaka nag-isip ng mga plano na gusto niyang ma-achieve. Hindi basta-basta si Maximus at hindi rin magiging madali ang pag-persuade niya kay Maximus kaya nahihirapan siya dahil tahimik at mukhang inoobserbahan siya nito. Ikaw ang driver ni Sir Maximus? Tanong ni Gail. Oo. Malamig na sagot ni Fatima. Ba't pumayag siya na babae ang driver niya? Natawa si Gail habang hinahalo ang kape. Bakit? Ayaw ba niya? He hates girls. Trauma sa mga babae si Sir.
dahil nahuli niya nag-cheat ang ex-girlfriend niya sa kanya sa mismong opisina niya. Kaya nakapagtataka na gusto niya ng babaeng driver. Well, hindi naman ako yung ex-girlfriend niya. Kaya wala siyang trauma na makukuha sa akin. Ngumisi si Fatima. Pero thanks. Sa araw na yun, ay gumala lang si Fatima sa buong building ng kumpanya at naglagay na maliit na camera sa bawat sulok. Nang matapos, ay agad na siyang bumaba para asikasuhin ang kotse ni Maximus. Tara na, sir. Okay. Sumakay sila ng kotse at agad minaneho ni Fatima iyon at tahimik na nagbiyahe. Tahimik ang pagitan sa kanilang dalawa, bagay na hindi sanay si Fatima dahil kailangan niya ng maraming information at kailangan niyang malaman ang kahinaan ni Maximus nang sa ganun ay mabilis na lang sa kanya ang lahat. What the heck? Malakas na sigaw ni Maximus nang biglang huminto ang kotse. Ano nangyari? May nakaharang. Who? Napansin ni Maximus sa labas at bumaling siya dun nang makitang isa-isang lumalabas sa mga kalalakihan na nasa loob ng kotse. Sino mga yan? Hindi ko alam. Pagsisinungaling ni Fatima. Diyan ka lang. What? Hindi ka bababa? Tatawag ako ng pulis. Sabi ni Maximus at hahawakan niya palang ang cellphone nang magpaputok na ang mga kalalakihan. Nanlaki ang mga mata ni Maximus at dahil tinted ang kotse niya, hindi sila makikita ng nasa labas. Mabilis na tinignan ni Maximus si Fatima na kalmado at seryosong nakatingin sa labas. Ni hindi alam ni Maximus ang nangyayari at wala siyang idea ba't kailangan paputokan ang kotse niya. Fatima. Napalunok si Maximus at tinignan ang mga lalaki na tumigil at nanatiling nakatayo sa harap. Anong gagawin natin? Wala. Ngumiti si Fatima at napalunok dun si Maximus na makita ang isi ng babae. Mamamatay tayo dito kung mananatili tayo dito. Huminga ng malalim si Fatima at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Pasimple niyang kinuha ang baril at binuksan ang pinto ng kotse. Nilabas niya ang kalahati ng kanyang katawan at isa-isa niyang inasinta ang mga lalaki na nasa labas. Gulat na napatingin si Maximus kay Fatima, kaya mabilis siyang umahon sa pagkakaupo at agad hinawakan ng manibela. Fatima! Sigaw ni Maximus. Tiningnan niya ang mga lalaki na nagtatago dahil sa baril ni Fatima at maging mabilis ang pagtakbo ng kotse niya. Seryoso at asintado ay agad na umupo si Fatima at tinigil ang kotse sa hindi kalayuan. Tiningnan niya si Maximus na nanlalaki ang mga mata kaya napalunok si Fatima at tinago ang baril sa kanyang bulsa. Sino ka? Tanong ni Maximus. Napalunok si Fatima at hindi siya sumagot. Dahilan para mangunot ang noo ng binata. Maraming nagtatangka sa buhay ko. Biglang sabi ni Maximus. Ngunit may taong pumipigil nun sa mga taong gusto akong patayin. Code White. Bulong ni Fatima. Hindi malabo na sila yon. Ngunit bakit kailangan niyang patayin si Maximus? Kaya tinatanong ko kung sino ka. Pinadala ka ba nila para pagtangkaan din ang buhay ko? Malamig ang ekspresyon ng mga mata ni Maximus habang nakatingin kay Fatima. Huminga ng malalim si Fatima at ngumiti. No, sir. Mahigpit ang hawak ni Fatima sa baril dahil hindi siya nagkamali. Matalino nga si Maximus. I'm here to help. Ngumiti si Fatima at nanahimik si Maximus at nanatiling nakatitig sa dalaga. Ilang araw ang nakalipas ay naging mas malapit ang dalawa. Lahat ng ipinakita ni Maximus ay kabutihan dahil sa pagligtas niya. Hindi alam ni Fatima kung ano mararamdaman niya at tila nagbago ang ihip ng hangin sa pagitan nilang dalawa at mas lalo siyang nag-curious sa sarili. Here, coffee. Sabi ni Maximus. Salamat. Napalunok naman si Fatima. Nasa isa silang restaurant dahil katatapos lang ng meeting ni Maximus. Napatitig si Fatima kay Maximus at napaisip. Ginagawa kaya nito ang kabutihan para maramdaman niya ang guilt sa katawan? O baka normal lang ito dahil sa ginawa niyang pagliligtas? Alinman sa mga yon, litong-lito na si Fatima at hindi niya maisip sa kabila ng lahat, nakaramdam siya ng kakaiba
sa kanyang kilos at isipan. Kumusta ang meeting, sir? Ngumiti si Fatima. Kung gustong maglaro ni Maximus, sasabayan niya. Approved ba? Ngumisi si Maximus. May mga kailangan kaming baguhin sa designs at kailangan din namin ng solid materials para doon. Kailangan din namin ng architects para gawin yun. Tumangos si Fatima. Engineer. Kung alam ni Maximus ang pakay niya sa kanya, ay malamang. Noon pa man, inayawan na siya nito. Nakapagtataka na kahit ganun ang kayabangan na ipinakita niya, ay parang wala lang ito sa boss niya. O baka naman, may binabalak ding masama si Maximus. Ang nagtangka sa buhay mo, sa tingin mo sinadya yun? Na may taong gusto ka mawala? Tanong ni Fatima. Ilang beses na nangyari sa akin ang bagay na yun. At nasanin na rin ako. Dahil sa tuwing kailangan ko ng tulong, may mga taong sumusugod. Pero ngayon pakiramdam ko, ay hindi lang yun ang pwedeng mangyari sa akin. At isa yun sa hindi ko maintindihan. Kaya kailangan mo mag-ingat. Wala naman akong pakialam kung pagtangkaan nila ako o hindi. Wala rin naman sila magagawa dahil choice nila ang bagay na yun. Huminga ng malalim si Maximus. Natahimik si Fatima at agad na napaisip. Kung gusto nilang patayin si Maximus ay dapat code red na siya. Pero dahil may gusto siyang protektahan, nasa code green siya. Napakagulo. At hindi alam ni Fatima ang magiging desisyon niya o ano ba ang gagawin niya. Anyway, we have to go. Okay. Nakangiting sagot ni Fatima. Wait. Thank you for saving me last night. Napakurap si Fatima. Is this another trick? Tumango lang si Fatima at mabilis siyang lumabas ng restaurant. Sa araw nga na yon, nagpahinga lang si Fatima at nag-isip ng plano kung paano niya makukuha ang loob ni Maximus. Paano niya masisira ng paunti-unti ang buhay nito, kagaya ng gusto sa Code White. Bumuntong hininga si Fatima at sinuklay ang kanyang buhok. Nagdadalawang isip ka. Nagulat si Fatima sa boses na narinig niya. Anong iniisip mo? Claudette, anong ginagawa mo dito? Ngumiti lang si Claudette sa kanya. Amoy na amoy ko ang problema mo, Fatima. Nagdadalawang isip ka bang patayin si Maximus? Hindi ko alam, Claudette. Alam mo, nakakasira sa image mo yung hindi pagsunod sa utos ng Code White. You're almost in Code White, Fatima. Ikaw ang pag-asa namin na nasa Code Violet para makalaya kami at papunta lahat sa tamang posisyon. Seryosong sabi ni Claudette. You're in Code Green, Fatima. Sa ating lahat, ikaw ang safe at protektado ng Code White sa ating organisasyon. Natahimik naman si Fatima. Simula Code White, Green at Blue, yun ang mga ligtas. Code Violet, Yellow and Red, they are not the safe. Swerte si Fatima na tumaas ang rango niya. Ngunit hindi niya pwedeng iwan si Claudette. Napapikit si Fatima at napabuntong hininga. Gagawin ko ang mission ko. I will do anything to make you safe, Claudette. Tumangutang naman si Claudette sa kanya. Thanks, Fatima. Nang dumating ang oras ng uwian, umakyat na si Fatima at nabutan na wala na si Maximus. Nangunot ang noon ni Fatima at agad na bumaba ulit dahil hindi sumasagot sa tawag niya si Maximus. Cannot be reached ang cellphone nito. Kuya, nakita mo ba si Maximus? Tanong ni Fatima. Nagmamadali po siyang lumabas kanina. Halatang gulat ang mga mata ng guard. Napatingin si Fatima kay Claudette na nasa labas at may kung anong tinitignan. Dali-daling naglakad doon si Fatima at mabilis na nakarating sa madilim na parte ng parking lot. Claudette! Maximus! Nanlaki ang mga mata ni Fatima nang makita ang boss niya na nakahandusay sa sahig at tumalaban. Anak ng... Fatima! Umiling si Claudette at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi ba magiging madali para sa'yo na makita siyang nahihirapan? E di tapos na ang mission mo. What? Bulong ni Fatima. Nakita niya kung paano suntukin si Maximus na nakahiga at pilit na bumangon. Kiniyom ni Fatima ang mga kamao at pinanood si Maximus at kahit anong iwas ng mga mata niya ay hindi niya kayang pigilan ang sarili. Hindi ka pwedeng mangialam, Fatima. Let them do the job for you.
Seryosong sabi ni Claudette. No! You need to stop Claudette or else he will be killed! Tinulak ni Fatima si Claudette at mabilis na tinulungan si Maximus. Sa pagkakataon na yon, ay tira nakalimutan ni Fatima ang kanyang misyon na patayin si Maximus. Bawat suntok na dumadapo sa katawan ng kalaban ay nanunuot sa kanilang buto. Bawat sipa ay talaga namang napapaatras sa mga kalaban. Fatima! Binaril ni Claudette ang nagtangka na saksakin si Fatima. Nagulat din si Fatima, ngunit wala doon ang tingin niya kundi kay Maximus. Maximus, let's go! Mabilis na inalalayan ni Fatima ang kanyang boss at agad na naglakad. Hinanap ni Fatima ang kotse nito at nang mahanap, mabilis niyang kinuha ang susi at ipinasok si Maximus na nanghihina at hindi na halos makilala ang muka. Diyan ka lang! Babalikan kita! Fatima! Nanghihinang bulong ni Maximus. Malamig na tiningnan ni Fatima ang mga kalalakihan. Ngumisi si Fatima nang makita ang violet card na nasa bulsa ng isa. Nanliliit ang mga mata niya at malakas na bumuntong hininga at pinaglaruan ang puting card na nasa kamay niya sa likod niya. Maximus Sandejas is code green. Hindi niyo siya pwedeng kantiin ng walang permiso ng code white unless ako talaga ang habol niyo. At ginamit niyo si Maximus bilang patibong niyo dahil alam niyong target ko siya. Tama ako, hindi ba? Ngumisi si Fatima. Kahanga-hanga na walang sumagot kay Fatima. Tama nga siya. May isang taong gusto siyang pabagsakin. May isang taong gustong agawin ang pwesto niya. Tinignan niya si Claudette na hawak ang baril at nakatingin sa kanya. Siya ba? Tinitigan ni Fatima si Maximus na mahimbing na natutulog sa kama. Tapos niya nang linisin ang sugat nito at maayos na rin ang damit sa tulong ng kanyang maid. Huminga ng malalim si Fatima at naalala ang nangyari. Tila naging target na rin siya dahil kay Maximus, ngunit bakit? Maximus! Gulat na tawag ni Fatima na makita niyang gising na ito. Nasaan ako? Sa bahay ko. Malamig na sabi ni Fatima. Tubig? Tumango naman ang binata. Kumuha ng tubig si Fatima at agad na inabot kay Maximus. Tahimik ang kilos nito at tila mapapansin ang pananakit ng katawan dahil sa pagngiwi. Nilinisan ko na ang mga sugat sa katawan mo. Ang maid ko ang naglinis sa'yo, hindi ako. Thanks. Nandiyan na rin ang pagkain mo. Babalik ako pagtapos ka na. Tumalikod si Fatima at agad na lumabas ng kwarto. Bumuntong hininga siya nang makalabas at napailing. Hindi niya maintindihan ang ginagawa niya at nakakaramdam siya ng panlalambot sa tuwing nandiyan si Maximus. Oh Fatima, kamusta ang kalagayan niya? Okay naman ho manang. Salamat po sa paglilinis ng kwarto. Ngumiti ang maid sa kanya. Wala yun, ako nang bahala sa kanya. Maya-maya ay nagring ang cellphone ni Fatima at natigilan siya nang tumawag ang upper boss, ang code white. Huminga siya ng malalim at sinagot ang tawag. We need to talk, Fatima. Malalim ang boses nito. Where? I'll give you the address. Sabi nito at agad binaba ang tawag. Sakay ng motor ay bumaba si Fatima sa tapat na isang coffee shop. Nakakatawa na sa kabila ng kayamanan na meron ang upper boss, lagi nitong gusto sa coffee shop. Huminga ng malalim si Fatima bago siya pumasok at doon, nakita niya sa pinakadulo ang kanyang boss. Good morning, sir. Yumukod si Fatima. Take a seat. Tinuro nito ang upuan at tumango naman si Fatima. How is he? He's fine. Tiningnan ni Fatima si Sergio. Ikaw ba ang nagpadala sa mga tao para bugbugin si Maximus? Are you testing me? Ngumiti si Sergio. Hindi. Hindi ko gagawin ang bagay na yon. At nakakasiguro ako na kapag nagpadala ako ng tao, hindi ka na mabubuhay pa. Then, why do you want to talk to me? Tanong ni Fatima. Bumuntong hininga si Sergio. Gusto ko lang ipaalala sa'yo na mission mo si Maximus pero sa nakikita ko, lumalambot ka, Fatima. Natigilan siya
at agad kinuyom ang kamao niya sa ilalim ng mesa. Code green si Maximus at code green din ako. Walang permiso mo na patayin ko ang taong yun, sir. Malamig na saad ni Fatima. Then I'm giving you the permission to kill him. Seryosong sabi nito. Napalunok si Fatima. Too early? Ngumiti si Seryo. Why? Nagdadalawang isip ka? Umiling si Fatima at naisip ang kabutihang ginawa sa kanya ni Maximus. Napailing si Fatima at agad na tinignan si Seryo na nakatitig sa kanya. Tinitimbang ang kanyang emosyon, kaya binago ni Fatima ang kanyang reaksyon. You're the mafia queen, Fatima. You kill people without hesitation. You killed innocent people without a blink of an eye. Why bother killing Maximus? Di mo kaya? Tanong ni Seryo. Kaya ko. And I'm not bothered. Hinihintay ko lang go signal mo dahil code green si Maximus. Other than that, wala na akong iisipin pa. That's good. I want his lifeless body now. Nakangiting saad ni Seryo. Gulat na napatingin si Fatima kay Seryo at napalunok. Hindi niya alam kung nagbibiro ba ang kanyang boss o hindi. Code white ito at code green siya. At para makakuha ng code white, kailangan niyang pumatay at yun ay si Maximus. Ngunit gusto niyang matawa dahil nakukuha nito ang interest niya. Gusto niya rin na mamatawa dahil mukhang nakakalimutan nito kung sino ang kaharap niya. Time is ticking, Fatima. Kung di mo gagawin, ako ang gagawa. Malamig na saad ni Seryo. Gagawin ko. Bigyan mo ko ng oras. Pagkatapos ng pag-uusap nila, ay agad na umuwi si Fatima. Diretso ang lakad niya sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang baril. Seryoso niyang tinutok ang baril kay Maximus na mahimbing na natutulog. Malamig ang mga mata niya habang nakatitig kay Maximus at nakatutok ang baril at tinitigan ang maamo nitong mukha. Hindi niya alam kung pinaglalaroan ba siya ni Seryo o ginagawa lang nito ang trabaho kapalit niya. Ilang beses na pamura si Fatima at padabog na binitawan ang baril. Bakit ang hirap? Gising si Maximus ngunit nagpapanggap siyang tulog para pakiramdaman si Fatima. He knew everything from the start. Alam niya kung bakit niya nakita si Fatima sa kumpanya niya at alam niya ang pakay nito sa kanya. He needs to be blind. Yun ang mas ligtas na gawin. Fatima? Nagpanggap si Maximus na kagigising lang. Maximus! Itinago agad ni Fatima ang kanyang baril at ngumiti. Kamusta ang pakiramdam mo? I'm fine. Maliit na ngumiti si Maximus. Tumango naman ang dalaga. I see, may kailangan ka ba? Bumili ako ng prutas. Tiningnan ni Maximus si Fatima. Bumilis naman ang tibok ng puso niya, ngunit hindi yun ang tamang oras. Kailangan niyang mahuli si Fatima at ang plano nito sa kanya. Alam ni Maximus na nagkita na sila noon, ngunit baka hindi lang nito nararamdaman. San ka galing? Tanong ni Maximus. Coffee shop. Nagpalamig lang ako ng ulo. Gusto mo na bang umuwi? Umiling naman si Maximus. I will stay here for a bit. Tumango si Fatima at nanatiling nakatitig kay Maximus. Nakita ni Maximus ang baril at alam niyang papatayin siya ni Fatima pero bakit parang okay lang sa kanya? Ano bang nararamdaman ni Maximus? I'll be gone for days, sir. Gusto ko lang na magbakasyon. Kalmadong saad ng babae. Sure. Ngumiti si Maximus. You've been through a lot these days. Sunod-sunod ang pagliligtas mo sa akin, baka pagod ka. Natural lang yun sa akin. Sinabi mo may nagtatangka sa buhay mo kaya ginagawa ko lang ang trabaho ko. Sagot naman ni Fatima. Is it okay to save me? Do I really know you, Fatima? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Fatima at kumunot ang noo. Ang pag-aalaga mo sa akin, pagliligtas ng wala sa oras, ang pagkausap mo sa akin, ginagawa mo ba to on purpose? May nag-uutos ba sa'yo? Ginagawa ko lang trabaho ko, Maximus. Seryosong sabi ni Fatima. Napakurap si Maximus at tinignan si Fatima bago siya dahan-dahan na tumango. Ilang saglit lang ay nagpaalam si Fatima
na lumabas kaya iniwan si Maximus. Agad na kinuha ng binata ang kanyang cellphone at agad na tinawagan ang kanyang tauhan. I think, nahanap ko na ang batang Fatima noon. Sabi ni Maximus. Sir? Bulat na tanong ng kusino sa kabilang linya. Fatima, you mean your lost friend? Tumango si Maximus at tiningnan ang bintana. Tama ka, nahanap ko na ang dati kong kaibigan. Pakiramdam ko konting tulak na lang. Makukuha ko na rin ang sagot sa isip ko. Did you send me her files? Yes, sir. Fatima is known as the Mafia Queen. There's this organization who was protected by the bigger boss called Code White. Fatima is Code Green, meaning she can kill with orders na may permiso ng Code White. What organization is this? Tanong ni Maximus. Sadly, sir, unknown ang organization. Parte lang si Fatima dahil may utang na loob siya sa owner ng organization nito. Sa tingin ko rin, ikaw ang misyon ni Fatima. Seryosong sabi nito. Code White needs Fatima to kill you. Natigilan si Maximus. Pakiramdam niya buong buhay niya, ngayon lang siya nakasolve ng puzzle. At pakiramdam niya, napakagaling niya sa parting yun. Pero bakit siya? Anong kasalanan ni Maximus sa kanila? Ilang araw nang nasa isla si Fatima, iniisip kung ano ba talaga ang gumugulo sa utak niya. Iniisip niya ano nga ba ang nasa puso niya. Huminga ng malalim si Fatima at agad na napatingin sa payapang tubig na nasa harap niya at naisip kung ano na bang nangyayari kay Maximus. Are you okay? Tanong ni Brian, ang kanyang boss maliban kay Sergio at Foster. Dala nito ang alak at umupo sa tabi niya. Hindi ko alam, Brian. Natawa si Fatima at palihim na pinaglaroan ng puting card. Ni hindi ko alam kung anong tunay kong nararamdaman kay Maximus. Napakabuti niya sa akin. Si Maximus, hindi ko alam kung paano ko susuklian yun sa brutal na pamamaraan. Kaya ba hindi mo magawa ang mission mo? Tumango si Fatima. He's so good. Ngayon lang ako nakaramdam ng pag-aalala at kabutihan sa ibang tao. Maximus does that for me. Naisip ko na, bakit ko kailangan na patayin ang isang tao na puro kabutihan lang ang ginawa sa akin? Pero kailangan mo ang bagay na yun, Fatima. Kailangan mo umangat para na rin sa kaligtasan mo at ng mga kasama mo. We're expecting that to you, kaya sana hindi mo makalimutan ang misyon mo. Napalunok si Fatima. At sa araw na yun, naisip ni Fatima na bumalik na. Mahigit isang linggo na siyang wala at ngayong nakapag-desisyon na siya, ay sapat na siguro yun para bumalik siya sa katinuan. Hinanda niya ang kanyang eroplano para bumalik sa lugar, kung nasan si Maximus at kung saan to naghihintay. Fatima, close pa rin ba kayo ni Claudette? Tanong ni Brian. Medyo, bakit? Wala naman. Nakita ko kasi siya na medyo close sa mababang ranking. Yung mga ranking na may ayaw sa'yo at gusto kong palitan? Sabi ni Brian. Natigilan si Fatima at naalala ang mga mata ni Claudette nang minsan niyang tulungan si Maximus. Baka gusto niya lang sa mga mabababang rango. Alam mo na, para tulungan yung mga yon. Mabilis na sinundo si Fatima ng kanyang driver at agad silang dumiretso sa kumpanya ni Maximus. Ang hindi niya alam kung bakit siya kinakabahan o kung bakit parang nagbabara ang dibdib niya sa hindi malamang dahilan. Nandito na tayo. Sigurado ka ba na hindi ka muna magpapahinga? Tanong ni Brian. Hindi na. Ngumiti si Fatima at dinala ang isang paper bag na may souvenirs. Salamat, boss. Mag-iingat ka. Sabi ni Brian at agad na binuksan ang pinto ng kotse para makababa si Fatima. Mabilis siyang pumasok at agad na sumakay sa elevator. Hindi niya alam bakit siya nagmamadali o bakit tila sabik na sabik siyang makita si Maximus. Kaya naman ang bumukas ang elevator ay dahan-dahan ang lakad niya. Diretso ang lakad niya habang dala niya ang paper bag at nang bumukas ang pinto ay natigilan siya. Alam mo, masaya talaga ako nandito sa kumpanya mo. I love being here. Ngumiti ang babae. Claudette?
Bulong ni Fatima nang makilala kung sino ang babaeng nakaupo sa harapan ng lamesa ni Maximus. Oh, Fatima! Gulat na tawag ni Claudette. Nandiyan ka na pala? Tinignan ni Fatima si Claudette na mingiti sa labi bago niya pinagmasdan si Maximus na pinunasan ng kamay. Nanliit ang mga mata ni Fatima at napatingin kay Claudette na nakangisi at tila nang aasar. You're here. Sad naman ni Maximus. I just got back. Hindi ko alam na may bisita ka. Sana pala kumatok ako. Lumapit si Fatima sa mesa ni Maximus at nilagay ang paper bag. It's fine. Ngumiti si Maximus. Mariin na tinignan ni Fatima si Claudette na pinaglalaroan ng buhok. Hindi alam ni Fatima kung anong pumasok sa utak ni Claudette at nandito ito. At kailan pa sila naging close ni Claudette? Hindi tuloy maisip ni Fatima na baka may plano ang dalaga laban sa kanya o kaya kay Maximus. What's wrong? Tanong ng binata nang maramdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Ngumiti si Fatima. Wala naman. Nilingon ni Fatima si Claudette. Will you please excuse us? Hinila ni Fatima si Claudette palabas at pabaliang binitawan na makalayo silang dalawa sa opisina ni Maximus. Ano sa tingin mong ginagawa mo? Galit na tanong ni Fatima. Ano pa ba? Pinapadali ko lang trabaho mo. Matagal na araw na kami naghihintay, Fatima. Pero kahit kailan hindi mo magawa na maayos ang mission mo dahil distracted ka? Sabihin mo nga sa akin, ano pa pumipigil sa iyo na gawin ang mission mo? Si Maximus ba? Hindi ka pwedeng mangialam sa ginagawa ko, Claudette. Bigyan mo ako ng tamang oras o tiyempo para patayin si Maximus. Seryosong sabi ni Fatima. Kailan pa, Fatima? Nanlalaki ang mga mata ni Claudette. Hindi nagsalita si Fatima at nanatili lang siya nakatingin kay Claudette na seryosong nakatingin sa kanya. Kilala niya ang kaibigan at alam ni Fatima ang galaw ni Claudette dahil nakasama niya na ito noon pa. Pakiramdam niya, isang pagkakamali lang niya ay si Claudette mismo ang kikilos sa kanya. Huwag mong sabihin. Lumapit si Claudette, huminto ng konti para magkaroon sila ng agwat dalawa. Hindi mo kayang patayin si Maximus dahil kung hindi ka nag-aalinlangan, matagal mo na siyang napatay. Pero ano nangyari? Anong nangyari sa Fatima na kilala ko? Just give me time, Claudette. Ngumiti naman si Claudette. Pinagbigyan na kita. Maraming beses pa nga eh. Pero ngayon, hindi na ako nagbibigay pa ng chance sa'yo. Ako na mismo ang kikilos. Claudette. Malamig na tawag ni Fatima kay Claudette, dahilan para mapigilan ito at mapatingin sa kanya. Hindi mo gagalawin si Maximus. At bakit hindi, Fatima? Natawa si Claudette. Looks like you're falling, Fatima. I see it through your eyes the moment you helped him. Doon pa lang, alam ko nang magiging delikado ang lahat ng code violet na umaasa sa iyo. Maging totoo ka nga sa akin? Anong tunay na nararamdaman mo kay Maximus? Wala. Malamig na sabi ni Fatima. Kung ayaw mo pati ikaw kantiin ko, lubayan mo ang misyon ko. Ngumisi naman si Claudette. Yan ang hindi ko magagawa sa ngayon. I will kill him. I will... Hinawakan ni Fatima ang liig ni Claudette na nagulat. Malamig ang tingin ni Fatima sa kanya at walang kasing talas ang tingin ni Fatima. Watch your words. Layuan mo si Maximus. Galit na bulong ni Fatima. I'm disappointed. Hindi man makahinga, ay nagawa yung sabihin ni Claudette. The code white will know about this. I swear. Then try. Ngumiti si Fatima. Nang matapos ang pag-uusap nilang dalawa, ay bumalik si Fatima sa opisina na parang walang nangyari. Nang makabalik, laking gulat ni Fatima na hawak ni Maximus ang kanyang cellphone na hindi niya alam kung paano at saan ito nakuha. It's true. You want to kill me. Seryosong sad ni Maximus. Maximus. Gulat na tawag ni Fatima. Code green. Mission. Kill. Ano pa ba, Fatima? Ngumiti si Maximus at binaba ang cellphone. Ano pa bang hindi ko alam sa'yo? Hindi nakasagot si Fatima at inamin niyang dumaan ang kaba at takot sa kanyang katawan. Ngunit nanatili siyang nakatayo doon. Nanatili siyang nakatingin kay Maximus
na nakatayo sa tapat na lamesa nito. Magpapaliwanag ako. Kalmadong sabi ni Fatima. Ano pa ba ipapaliwanag mo? From the beginning, I smell something from you. Hindi ko pinansin dahil akala ko iba ka. Pero sa narinig ko ngayon at sa mga nalaman ko, I don't think I can trust you. Hindi pa rin sumagot si Fatima dahil alam niyang sasabog siya sa pagsabi ng totoo at alam niya na sa mga oras na ito ay delikado siya. Matalino si Maximus at marami itong koneksyon. Kaya naman nakakabahala na sa isang iglap lang ay mapunta sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Nakakatawa pa na naduduwag si Fatima na magtapat at ngayong huli na siya. Magagawa pa ba niyang magsinungaling? I had to kill you. Yan ang order na ibinigay sa akin at kailangan ko lang sumunod. Nasa code green ka. At ganun din ako. At una, nagtataka pa ako. Ba't kailangan kong bantayan? Ang isang tulad mo kung code green ka naman. Not until code white or the upper boss gave me permission. Codes, what was that? Tanong ni Maximus. Kailangan niyo akong patayin dahil sa pera? Umiling si Fatima. Sa totoo lang hindi ko rin alam. Sumusunod lang ako sa utos. At ikaw ang mission ko, Maximus. Ni hindi mo man lang naisip ang magiging reaksyon ko? Pero kung sa bagay, madali ko lang naman malaman ang lahat. Mula sa malayo, ay alam ko na mangyayari ang bagay na to, Fatima. Natigilan si Fatima at napatingin kay Maximus. Bakas ang galit sa mga mata nito at mahigpit ang hawak sa mesa. Hindi niya maintindihan at pakiramdam niya ay para siyang bobo ng ilang sandali dahil sa sinabi ni Maximus. Hindi ganun kahirap hulaan, Fatima. At nang tutukan mo ako ng baril ng araw na yon, alam kong may mangyayari. Sarkastiko ang ngisi na ibinigay ni Maximus sa kanya. Kising ka nun? Nakakatawa na sa kabila na alam ko ang lahat. Naniniwala pa rin ako na hindi mo magagawa sa akin ang bagay na yon. At naniniwala ako na hindi mo ako kayang talikuran. Nakakatawa na sa kabila ng mga bagay na nalaman ko tungkol sa'yo, na natili pa rin ako sa tabi mo. Seryosong sabi ni Maximus. Bakit? Bakit mo sinasabi ang lahat na to sa akin? Hindi ba dapat magalit ka? Hindi ba dapat? Kasi alam kong ikaw pa rin ang dating Fatima na nakilala ko noon. Seryosong sabi ni Maximus. Nanlaki ang mga mata ni Fatima at kusang napatingin kay Maximus na lumapit sa kanya. Bakas man ang galit ay hindi nito pinapakita dahil natatakpan ng lamig ang galit na nararamdaman nito habang nakalapit sa kanya. But from now, tinutok ni Maximus ang baril sa noo ni Fatima na siyang ikinagulat niya. Let me do the work. Anong... Napasinghap si Fatima nang tamaan ang braso niya sa hindi niya inaasahan na ginawa ni Maximus. This is for your own good, Fatima. Seryosong sabi ni Maximus at agad siyang niyakap para lagyan ng handcuff ang pulso niya. I will help you get out of this organization. Nakakulong sa mansyon si Fatima kasama si Maximus at sa tingin ni Fatima, mabuti na rin na alam ni Maximus ang lahat at hindi niya na kailangan pang magpanggap sa tunay niyang nararamdaman. Naisip ni Fatima lahat ng mabuting nagawa sa kanya ng binata. Ngunit bakit? Sinabi nito ang salitang dating Fatima. Bumuntong hininga siya at agad na patingin sa kusina nang lumabas si Maximus doon. That's it. Okay. Tumango siya at agad na sumunod kay Maximus. Pwede ba ako magtanong? Ano? Nagkakilala na ba tayo noon? Gusto ko rin malaman kung paano mo nalaman ang tungkol sa mission ko. Huminga ng malalim si Maximus. I have my ways. Pero gusto ko malaman. Pagpupumilit ni Fatima. Kilala na kita noon pa man. Dahil same lang tayo ng school noon. At naalala ko na ikaw ang kaklase ko na walang magulang, walang kaibigan, at loner kong tawagin. I decided to be friends with you during elementary dahil kasama ka sa scholar ng mga mayayaman na businessman. Pagkukwento ni Maximus. Tumango si Fatima. Kinuha siya ni Seryo bata pa lang siya
kaya malaki ang utang na loob niya sa upper boss nila dahil inalagaan siya nito at kinupkop na para bang anak. Ngunit akala niya, yun ang buhay niya. Pero nagkamali siya. She became the Mafia Queen under Code Green at doon nagbago ang buhay niya. Hindi na kita nakita nun, pero hindi ko makakalimutan na may munti ka na mapatay nun. Natigilan si Fatima. Sinakalmo siya nun at nagawa kitang pagtakpan, kaya naman pareho tayong pinarusahan. Hanggang sa hindi na kita nakita sa school na yon, kaya naman na makita kita ulit, sabi ko sa sarili ko na hindi ka na makakawala. Naalala ko na, hindi kita nakilala dahil nag-ibang itsura mo. Bakit di ko man lang napagtanto na ikaw yung batang yun noon? Dahil abala ka sa pagpaplano na patayin ako. Sa tingin mo, bakit ako ang misyon mo? Tanong ni Maximus, hindi ka ba nagtataka? Kilala ka ng boss ko. Napasinghap si Fatima at napatingin kay Maximus na kalmadong umiinom ng kape. At bakit ako ang pinadala niya? Dahil alam niyang hindi mo ako makikilala at magiging madali ang misyon mo. Nang sa ganun, makaramdam ka ng guilt na pinatay mo ang dati mong kaibigan. Paliwanag ni Maximus. Natigilan si Fatima at kusang nag-function ang kanyang utak sa mga nalaman niya kay Maximus. Talagang matalino nga si Maximus. Napatingin si Fatima sa binata at nakita nitong nakatitig sa kanya. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit parang wala kang pakialam sa tuwing may panganib. Dahil may mga nalalaman ka sa oras na yon at dahil alam mong maiisahan mo ako. Nakakagulat na alam ko agad ang pakay mo. Sinasakyan ko lang bawat trip at pakulo mo para hindi mo mahalata na pinapaimbestigahan na kita noon pa man. Hindi ko naman alam nung una. Ngunit nang baka kutub ako dahil sa mga ginagawa mo, nalaman ko kung anong pakay mo sa akin. I just go with the flow. Pero hindi pwede to, Maximus. Pwede ka mapahamak sa ginagawa mo. At hindi mo alam ang pamamalakad ng organisasyon kung saan ako kabilang at si Claudette. Napapikit si Fatima at bumuntong hininga. Gagawin niya ang gusto niya para lang makawala sa pinakamababa na ranggo. Kaya ka nga nandito. Dahil gusto ko maintindihan ang lahat. Gusto kitang tulungan. Kalmadong saad ni Maximus. Pakiramdam ni Fatima ay may mainit na palad ang humaplo sa kanyang puso sa narinig. At ito naman ang kakaibang pakiramdam niya. Heto na naman ang kakaibang tibok ng puso niya na hindi niya malaman ang dahilan. Pero galit pa rin ako, Fatima. Biglang sabi ni Maximus. Galit pa rin ako na tinutukan mo ko ng baril. Nakakalimutan mo ata na ilang taon nang lumipas at marunong din ako humawak ng baril. Pero binaril mo rin naman ako. Singhal ni Fatima. Acting lang yun. Natawa si Maximus at pinagmasdan ng dalaga. Nagdadalawang isip kang patayin ako. Ayon sa nararamdaman ko. Bakit? Hindi ko nun alam. Umiwas ng tingin si Fatima. May pumipigil sa akin na gawin ang bagay na inutos sa akin. Dahil ayaw mo na. Dahil pinakitaan kita ng kabutihan. At ayaw mo masuklian yun sa brutal na pamamaraan. Napakurap-kurap si Fatima at hindi makapaniwala na napatingin kay Maximus. Hindi niya inaasahan na may taong makakabasa at makakaintindi sa utak na meron siya. At sa unang pagkakataon, napagtanturin ni Fatima ang tunay na nararamdaman niya. Ang kapayapaan at ang tinatawag nilang pagmamahal. Tutulungan kita, Fatima. You just have to go with the flow. Kahit na anong mangyari, kahit saang paraan, susunod ka sa kanila. Saad ni Maximus. Pero paano ka? Huwag mo akong alalahanin dahil kaya ko ang sarili ko. Ngunit lagi mong tatandaan na kapag ang tao ay may kailangan sa'yo, asahan mong mamanipulahin ka nila hanggang sa makuha nila ang gusto nila. Hindi mo kilala kung sino ang kalaban mo dito, Fatima. Kailangan mo maging matalino sa mga desisyon mo na gagawin. At doon mo malalaman kung sino ang taong gustong sumira sa'yo. Ngumiti si Maximus. Magpahinga ka pagkatapos mo dyan. Kailangan pa natin pag-usapan ng mga plano. Naniniwala ako sa'yo. Maximus,
Nangilid ang luha sa mga mata ni Fatima at tiningnan ang binata na naglakad paalis. Meet me, Fatima. Nagtagis ang panga ni Fatima nang mabasa niya ang mensahe ni Sergio. Mukhang alam na nito ang nangyari at mukhang kilala niya kung sino ang sumisira sa kanya. Bumuntong hininga siya at agad na nagbihis ng damit at hindi nagpaalam kay Maximus kung saan siya pupunta. Kailangan niya na matapos ang lahat ng to. At sa mga nakalipas na araw, napakarami niyang napagtanto at naisip. Where are you going? Seryosong tanong ni Maximus. Jogging. Hindi pa sigurado si Fatima sa sagot niya. Nasisira na kasi ang diet ko dahil sa maraming pagkain araw-araw. Isa pa, kailangan ko rin mag-isip. Pumunot ang noo ni Maximus. Jogging? Tama naman ang katawan mo, ah. Napalunok si Fatima. May kukunin din kasi ako sa bahay at baka madaanan ko rin. Mabilis na tumakbo si Fatima at hindi na hinintay pa si Maximus. Pakiramdam niya sa oras na magpunta siya doon ay isang malaking revelasyon na bubungad sa kanya. Pakiramdam ni Fatima, may isang malaking sagot sa napakarami niyang katanungan. Nandito na ako, sabi ni Fatima. Pumasok ka, hihintayin kita sa opisina ko. Sagot naman ni Sergio. Binaba ni Fatima ang kanyang cellphone at agad na naglakad papunta sa loob. Nagkalat ang iba't ibang team kada code. Nakita niya si Claudette na nakatitig sa kanya kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Nang makarating sa opisina, ay agad na kumatok si Fatima at mabilis na pumasok. Pinatawag mo ko? We will discuss something. About your mission with Maximus. Hanggang ngayon pa rin ba hindi mo pa napapatay ang lalaking yon? Ilang araw pa ba ang hihintayin ko? Bakit kailangan patayin si Maximus? He's in code green. At based sa rules, hindi pwedeng galawin ang isa't isa kapag nasa code green unless may permiso mo. Ngayong may permiso mo na, tsaka ka nagmamadali. May kailangan ba akong malaman? That is your mission, Fatima. Gusto mo mapunta sa code white, di ba? Binibigyan kita ng pagkakataon. Alam mo, magkaibigan kami ni Maximus noon, bago mo pa man ako kinuha. Pagputol ni Fatima sa sasabihin ni Sergio, nakita ni Fatima kung paano natigilan ng lalaki at mapatitig sa kanya. Ngayon pa lang, nag-aalab na ang puso niya sa kaalaman na may dahilan ng lahat ng ito. Alam mo, dati kong kaibigan si Maximus noong mga bata pa lang kami. Kaya ba gusto mo siyang patayin gamit ako? Para sirain ako? Fatima, ano ba sinasabi mo? Saan mo nakuha ang baliktang yan? Ngumiti si Fatima. You're the destroyer here, Sergio. Kaya mo ako dilagay sa code green dahil alam mong may utang na loob ako sa'yo. Bakit mo nga ba ngayon naisip yun? Sunod-sunod na misyon? Sunod-sunod na taong gusto mong patayin ko? Dahil ba hindi mo kayang dungisan? Fatima! Sigaw ni Sergio. Tila napigtas ang pasensya nito sa sinasabi ni Fatima. Kinakalaban mo ba ako? Ikaw ba? Kakampi ba talaga ang turing mo sa akin? O isang malaking hadlang? Ako ang kinuha mo sa misyon na to. Dahil alam mo na kapag pinatay ko si Maximus, makakaramdam ako ng panghihinayang at kalaunan, masisiraan. Sergio, you're the biggest destroyer here. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tinutulungan kita sa paraang kaya ko. Lahat ng misyon mo ay walang pili at tapon at alam mo na sa organisasyon na to ay walang pinipili. Tama nga ako. Hindi mo kayang patayin ang isang inosenteng tao dahil malambot pa rin ang puso mo. Hindi mo kayang patayin si Maximus dahil mahalaga at importante siya sa'yo. Tama ba ako, Fatima? Nagtagis ang panga ni Fatima sa labis na galit at panghihinayang. Sinayang niya ang trabaho niya dahil ang pinapaikot siya ng kanyang boss na nasa code white. Nakakatawa na hindi niya napansin yon. Ngayon na si Maximus ang misyon niya, tsaka niya lang napagtanto na lalaking kaharap niya ang sisira sa kanya. Tama ka. Ngumisi si Sergio. Sinadya kong piliin ka sa misyon na to para tignan ko hanggang saan ang kaya mo, o hanggang saan ang pwede mong gawin, o hanggang saan ang puso mo. Hindi nga ako nagkamali na paikutin ka dahil nakita ko ang pagbabago sa'yo. Nakita ko ang batang Fatima na unti-unting bumabalik sa Fatima ngayon. No. Binago mo ang batang Fatima, Sergio.
Binago mo ang lahat sa akin maging ang buhay ko, ngunit ito, hindi ko matatanggap ang mission na to. You love him. Nahulog ka sa sarili mong patibong Fatima. Napasinghap si Fatima nang tutukan siya ng baril ni Serio. Hindi siya gumalaw. Tinitigan niya lang si Serio na seryosong nakatingin sa kanya habang may hawak na baril. At kung kasalanan na magmahal, patayin mo na lang ako. Oo. Sa lahat ng kabutihan na nagawa sa akin ni Maximus, minahal ko siya ng paunti-unti hanggang sa lumalim. At hindi na ako makakaahon pa. Fatima, sinasayang mo ang chance na binigay ko sa'yo. Hindi mo dapat pinairal ang puso mo. Mabigat na parusa ang ibibigay ko sa'yo dahil lang sa pagmamahal na sinasabi mo. Halata ang pag-aalala, ngunit mas lamang ang galit sa boses ni Serio. Haharapin ko. Malamig na sagot ni Fatima. Hindi magbabago. Mananatiling buhay si Maximus at kapag nalaman kong ginalaw siya ng kahit na sino sa organisasyon na to, sisirain ko lahat. Pumasok si Fatima sa kotse ngunit bago yon, tinignan niya si Claudette na nakatitig sa kanya na mabilis na nag-iwas ng tingin. Huminga ng malalim si Fatima at hindi na naman sila magkikita ni Maximus ng ilang araw. Sa pribadong ista ka dadalhin ni Boss, sigurado ka ba sa ginagawa mo, Fatima? Maaari niyang bawiin sa iyong lahat. E di bawiin niya, wala akong pakialam. Fatima, hahayaan mo ba mawala sa iyong lahat? Hindi madaling pakiusapan sa Serio. At alam nating lahat kung gaano kasama ugali niya. Huminga ng malalim si Fatima. Mas mahalaga sa akin ang kabutihan na ginawa ni Maximus, Brian. Maiintindihan mo rin ako, alam ko. Dalhin mo ako sa isla. Alam mo na kung anong gagawin. Bulong ni Fatima. Tsaka siya sumandal at pumikit. Makalipas ang ilang linggo, uminom ng kape si Fatima habang nakasandal sa upuan na nasa labas ng bahay ng kanyang isla. Tahimik, payapa, at higit sa lahat nakakapanibago. Sa mga nagdaang araw, ay hindi man lang nakaramdam si Fatima ng pagod sa pag-iisip dahil kalmado lang siya. Kalmado na nag-iisip kung paano magkakaroon ng magandang buhay kasama si Maximus. Hello? Sagot ni Fatima sa tawag. I'm here. Boses ni Maximus ang kanyang narinig. I'm already here. Napatayo si Fatima nang makita ang isang speedboat na papalapit sa kanya. Napakurap-kurap siya na makita si Maximus kasama si Brian na sakay ng speedboat. Maximus! Bulong ni Fatima. Gumisi si Maximus at agad naglakad papunta sa kanya. Napatingala siya at mas lalong napasinghap na yakapin siya nito. Nangilid ang luha sa mga mata ni Fatima dahil sa init ng yakap na ibinigay sa kanya ni Maximus. Nabalitaan ko ang nangyari. Gusto mong pag-usapan? Sinabi ko mag-uusap tayo, di ba? Tumango si Fatima. Kailangan ko sabihin sa iyo lahat. Tumango rin si Maximus. We will tell each other what we know. Ngumiti si Fatima at agad na patingin kay Brian na tumango. Pumasok sila sa loob at agad na umupo si Fatima sa sofa at sa tapat na si Maximus. Huminga ng malalim ang babae at agad na nagsimula. Ang organisasyon na yon, binubuo ng maraming codes. Lahat ng codes na yon ay may special na trabaho sa organisasyon. At lahat ng yun ay gumagalaw. Ako at si Brian, nasa Code Green. At magka-team kaming dalawa. At kami palagi ang ina-assign sa mga gawain ng pagpatay. Tinatawag ako Mafia Queen ni Serio. Dahil ako ang nangunguna sa pagpatay. Ako ang laging may misyon. At ako rin ang tumatapos sa mga kalaban na hindi kaya ni Serio. Huminto si Fatima. At muling huminga ng malalim. Inupkup niya ako. Dahil malakas ang kutob niyang matutulungan ko siya sa lahat ng bagay. I was trained by him. Binago niya ang dating ako at tinuring na anak. Tumango si Maximus. Nag-iisip ng kung ano nga ba ang gagawin nila para masira ang organisasyon na yun. Hanggang sa ikaw ang misyon ko. Nakakapagtaka na Code Green ka kaya hindi ko alam ang gagawin ko. He gave me permission to kill you. Kumuyo mang kamao ni Fatima. Noong una, ay ayos lang sa akin na kaya ko ang mission ko ngayon.
Pero nakakaramdam ako palagi ng guilt. Nakakaramdam ako palagi ng pag-aalinlangan na hindi ko malaman kung saan galing. Bahagyang natawa si Fatima. Tumango si Maximus. Alam kong simula pa lang, may kakaiba na sa'yo. I'm a very observant person. Kaya naman nagpa-imbestiga ako at nalaman ko ang pakay mo. Hinayaan kitang gawin yon at gumawa ko ng mabuti para sa'yo. Dahil malakas ang pakiramdam ko na hindi mo rin gusto ang ginagawa mo. You're brave, cold, and unbeatable. Lahat ng utos kailangan kong gawin. Malungkot na ngumiti si Fatima. Nung makilala kita, pakiramdam ko, nagbago lahat. You made me feel like I was kind. Na kaya ko pang magbago sa kabila ng lahat. Ginawan mo ko ng mabuti. At sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kapayapaan at determinasyon na protektahan ka. Na kaya ko ipaglaban ka kung sakali man na kantiin ka ng organisasyon namin. Ngumisi si Maximus. I felt that too. Ano ibig mo sabihin? Bumuntong hininga si Maximus. Mahalaga ako sa iyo. At ganun ka rin sa akin. Bumilis ang tibok ng puso ni Fatima at napatingin kay Maximus. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Ngunit, totoo ang sinabi nito na mahalaga si Maximus sa kanya. Napasinghap si Fatima nang mapagtanto na sa araw na yon ay naalala niya ang mga sinabi niya. I know what you said to him. Hinawakan ni Maximus ang kamay ni Fatima. Na mahal mo ko at kaya mong iwan ang lahat para sa akin. Maximus. Napakurap si Fatima at napatingin sa kamay nilang dalawa. Ayaw ko lang na madamay ka, kaya ako sinabi ang bagay na yon. Pero nung sinabi ko yon, pakiramdam ko, nabunutan ako ng tinik. Ngumiti si Maximus. You're important too. Hayaan mo akong tulungan ka. Sa mga araw na nga na yon, nagsimula na silang magplano. Nalaman ni Fatima na si Claudette ang nagsumbong at sumira sa kanya. Bagay na hindi niya kayang patawarin. Sa araw na yon, wala silang ginawa kundi mag-usap at linawin ang mga bagay sa pagitan nila. Maximus was clingy to her and she was happy. I lived in a cruel world, kaya naman hindi ko alam ang bagay na to. Tumawa si Fatima habang nakahiga sila sa duyan na nasa labas. Natatakot ako sa sarili kong nararamdaman, kaya naman naniniwala ako na hadlang ang pagmamahal sa ginagawa ko. Yun kasi ang itinuro na seryo sa akin. Hinaplos ni Maximus ang pisngi ni Fatima. Pakiramdam ni Maximus ay matagal niyang hinintay ang pagkakataon na ito. Ang pagkakataon na maging malapit silang dalawa at ang pagkakataon na katumbas ng pagmamahal niya para kay Fatima. Sa tingin mo magagawa natin lahat? Na malalagay tayo sa tahimik pagkatapos nito? Yes. Bulong ni Maximus at hinaplos ang braso ni Fatima. We will live peacefully after this. Ngumiti si Fatima. Nakakatawa na ang lambot-lambot ko pagdating sa'yo. Ginagayo mo mo ba ako? Napatawa si Maximus. Malakas na talaga naging tama mo sa akin, Fatima. Hindi ko akalain na ikaw ang unang taong tututukan ako ng baril habang tulog ako. Napalunok si Fatima at umangat ng konti para tingnan si Maximus na natigil sa pagkapros ng kanyang buhok. I'm sorry. Hindi ko sinasadya na gawin ang bagay na yon. Ngumiti lang si Maximus at napatitig sa magandang mukha ni Fatima. Ang mga mata nito ay nangungusap at ang mga labi nito ay kumikibot-kibot. Hinawakan ni Maximus ang panga ni Fatima na napalunok at napahawak sa kanyang braso. Fatima. Bakit? Gusto kitang makasama. Hindi bilang kaibigan noon, kundi masigit pa dun. Seryoso ang sabi ni Maximus at hinaplos ang pang-ibabang labi ni Fatima. Hindi nakasagot agad si Fatima. Wala siyang mahanap na sagot at tahimik siyang nagdadasal na sana ay hindi marinig ni Maximus ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Maximus. Napapikit si Fatima nang dumampi ang labi nito sa kanyang labi. Hindi siya halos makahinga. Tatapusin natin silang lahat.
Bulong ni Maximo sa tapat ng labi ni Fatima. Tumango siya at naramdaman niya ang kamay nito sa kanyang likod. Napapikit ulit si Fatima nang halikan siya ulit ni Maximus na para bang pagmamay-ari siya nito. Na walang pwedeng manakit sa kanya dahil malalagot kay Maximus ang gagawa nun. Napangiti si Fatima at nahihiyang yumakap sa natatawang si Maximus. Good kisser ka pala. Sinasabayan lang kita. Agad nagtago sa leeg ni Maximus ang dalaga. Gusto mo ba ipagpatuloy sa kwarto? Maximus? Nakakalimutan mo na ata nakasama natin si Brian. Natawa si Maximus at hinaplos ang buhok ni Fatima na yumakap sa kanya. Napapikit si Maximus at ngumiti habang pinaglalaroan ng isa niyang kamay ang labi niya. Bibigyan niya ng huling pagkakataon na tapusin ang laban. Maximus is going to put an end to it. Nakakapanibago na magkaharap silang lahat sa teritoryo na minsan na naging tahanan niya at minsan na rin mga kaibigan niya. Tinignan niya ang bawat code at malakas lang naman ang loob ni Fatima dahil code green siya. Ibig sabihin nun, hindi siya pwedeng galawin ng kung sino. Nandito ako para sabihin na hindi na ako tutuloy pa sa organisasyon na to. Nandito rin ako para harapin ang kung anumang magiging desisyon ng upper bosses. Lahat ay nagulat sa biglaan niyang pagsasalita at lahat ay nagbubulong-bulungan sa mga pwedeng mangyari. Napagtanto ni Fatima na hindi ito ang tunay na gusto niya, na hindi ito ang tunay na hangarin niya sa buhay dahil nang makilala niya si Maximus nagbago ang lahat. Huminga ng malalim si Fatima at tinignan si Sergio na nasa unahan. Alam mong mabigat ang parusa sa sino man na hindi sumusunod sa utos ng boss. Sabi ng babae na nasa code yellow. Ikaw ang inaasahan ng lahat, Fatima. Maging kami, binigo mo dahil sa pagmamahal? Naiintindihan ko. Ngunit lahat na lang ba tayo mananatili dito? Tanong ni Fatima. Hanggang kailan? Patuloy pa rin ba tayong papatay ng mga tao? Do we even feel guilty? Fatima! Ano sinasabi mo? Lumapit si Claudette. Nangako ka sa amin. Nangako ka sa amin na iaalis mo kami dito. Ano nangyari? Tuluyan na ba talagang nalaso ng walang kwentang pagmamahal na yan na isip mo? Ikaw, Claudette. Talaga bang mapagkakatiwalaan kita? Pumunta ka sa kumpanya ni Maximus na alam mong code green. At ikaw na nasa pinakamababa ang siyang bumugbog kay Maximus na walang permiso na nakakataas. Anong sinasabi mo? Gulat na tanong ni Claudette. Tiningnan ni Fatima si Claudette. Sinadya mong puntahan ako sa kumpanya ni Maximus at hinayaan si Maximus na bugbugin ang code violet. Lahat ay napasingkap sa narinig. Maging si Sergio ay natigilan sa iniinom niyang kape nang marinig ang sinabi ni Fatima. Tiningnan ni Fatima ang lahat tsaka niya hinulog ang card na nagsisilbing code niya habang nakatingin kay Sergio. Fatima! Sigaw ni Sergio. Ang dapat parusahan dito ay walang iba kundi ang code violet. They broke the rules. Walang permiso nilang sinaktan ng code green. Malakas na sigaw ni Fatima. Fatima! Biglang sumugod si Claudette kay Fatima na walang ginawa kundi umilag at gusto na lang niyang matawa dahil sa katangahang ginawa ni Claudette. Isa-isa silang sumugod sa kanya at nanatiling nakatitig si Claudette kay Sergio na nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa lahat. Claudette, mahinang sabi ni Fatima. Alam mo ba kung ano hindi mo pa alam? Ngumisi si Fatima at agad na kinuha ang braso nito at nilapit ang kanyang katawan sa kanya. I'm the Code White. The Mafia Queen stands for Code White. What? Gulat na napaatras si Claudette. Ngumiti si Fatima at tinignan si Sergio na napalunok. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa biglaang revelasyon. Lahat ng tao ay napaatras sa gulat sa narinig na isa siyang Code White at ang Code White ay ang pinakamataas na posisyon. Sa kabilang banda naman ay ngumiti si Maximus habang pinapanood si Fatima na nakatayo sa gitna habang dala ang ngisi sa kanyang labi. And this is their plan. Kumana ang plano.
paano mo nalaman na si Fatima ang code white? Substitute lang si Fatima sa pagiging code green. At ang totoong mastermind ng lahat ng to ay hindi si Sergio, kundi siya. Tinuro ni Maximo si Fatima sa kanya ang organisasyon na to. Dahil sa bansag na Mafia Queen, nalito si Fatima. Lahat ng tao na nasa paligid niya at nalaman ko yun mismo kay Sergio nang minsan kami magkaharap. He didn't kill me without the permission of the Mafia Queen. Wow! Nagpapanggap siya kung ganun? Umiling si Maximus. She needs to. Natawa si Fatima at tiningnan si Sergio na nakatitig sa kanya. Simulat sa poll, si Fatima pa rin ang may-ari ng organisasyon na ito. At ito ang malaking revelasyon na nagawa ni Fatima sa buong buhay niya. Ikaw? Nanlaki ang mga mata ni Claudette. Ngumiti si Fatima. I had to observe. Right, Sergio? She's right. Napalunok si Sergio dahil mukhang ito na ang katapusan niya. I'm the code green. The real code green, and that's me. Bumaba si Sergio at kinuha ang card na nasa paanan ni Fatima. Tinutok ni Fatima ang baril kay Sergio na napipikit. Walang nagtangkang lumapit maging si Claudette dahil gulat pa rin sila sa nangyari. Umatras din sila. You made me want to kill you right now, Sergio. Pero hindi ngayon. Ha? Huh? Ngumiti si Fatima at lumapit kay Sergio. Nilapit niya ang kanyang bibig sa tenga nito. Kill Claudette for me. That's the order, Sergio. From the Mafia Queen. Taon ang lumipas magmula nang buwagin niya ang organisasyon at iwan kay Foster at Brian ang lahat. Iniwan niya ang mga bagay na hindi na siya masaya at mga bagay na magiging dahilan para masira ulit siya. Sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan, ito ang nagbigay kay Fatima ng napakaraming rason para matuto. Para matuto sa pagkakamali at matuto na hindi lahat ay mapagkakatiwalaan. Good morning, hon. Bulong ni Maximus at niyakap ang asawa habang nasa veranda silang dalawa. Gising ka na pala. Ngumiti si Fatima at hinawakan ang braso nito. Tama. Kinasal silang dalawa sa Pilipinas at lumipat na ibang bansa para doon magsimula. Dahil gaya ng sabi ni Fatima, iiwan niya ang lahat at magbabagong buhay siya kasama si Maximus at ang pamilya nila. Sa mga taon na lumipas, hindi akalain ni Fatima na walang nakakaalam sa kanyang pagkakakilanlan bilang isang Mafia Queen. Are you happy now? Tanong ni Maximus at humiwalay kay Fatima. Oo naman, magkasama na tayong dalawa. Walang tuwid na daan kapag wala ka, Maximus. I'm so glad that you're with me. Iniwan mo lahat na nakasanayan mo at ang mga bagay na kinalakihan mo para lang sumama sa akin. Ngumiti si Maximus. Sa ilang taon ang lumipas at habang magkasama silang dalawa ni Maximus, ay hindi lang pagmamahalang nabuo sa kanilang dalawa, kundi ang katibayan ng loob, maging kapayapaan na nabibigay nila sa isa't isa. Natuto si Fatima sa lahat ng pagkakamali niya at hinayaan siya ni Maximus na mag-cope up sa mga bagay-bagay at nanatili ang faithfulness at loyalty at nang handa na sila, they married each other. Hindi ko alam ang gagawin kung wala ka, Maximus. You made my life easier. At sa tingin ko, handa na ako para magkaroon ng anak. Napaawang ang labi ni Maximus sa gulat. Tama ba yung sinabi mo? Napangiti si Fatima. I want a kid, Maximus. I want to be a mom. Honey? Nanginig ang boses ni Maximus at hinawakan na magkabilang pisngi ni Fatima. Oh my God, really? Napangiti muli si Fatima dahil alam niyang gusto yun ni Maximus at handa na rin siya para sa kanilang anak. Huminga ng malalim si Fatima at hinawakan ang kamay ni Maximus na nasa pisngi niya. I love you so much, Maximus. Bulong ni Fatima at nangilid ng luha sa kanyang mga mata. I love you very much, Fatima. Matagal kong hinintay ang pagkakataong to. I will be a good husband and a father to our kids.
Yumakap si Fatima nang buhatin siya ni Maximus papunta sa kanilang kwarto. Nang dumampi ang labi ni Maximus ay napangiti siya. At buong buhay niya ay iaalay niya sa kanyang asawa magmula sa araw na yon. Buong buhay, kasama ang kanyang minamahal at tinitibok ng kanyang puso. The end. At siya nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Mafia Queen's Checkmate. Written by Avi.